Solid na solid. Hindi sayang yung ano, pera. Ang gastos mo sa mags. Solid. At ayun nga mga kadip, kwentuhan muna tayo for today's video. Dahil itong time na to, ito pa yung mga mano-mano gaming pa tayo. Gusto ko lang i-share sa inyo yung progress ng chef natin bago tayo nagkaroon ng powder coating. At i-share ko din sa inyo kung paano yung proseso na ginagawa natin sa pag-i-spray ng mugs. Sa gaya nito, mano-mano mo talagang i-sprayan yung bawat sulok-sulok ng primer. At saka nga pala, kapag okay pa yung paint niya, linirekta na namin agad ng primer yan. Hindi katulad sa powder coating, kailangan muna natin bakbakin yung old paint niya dahil maaring magkaroon ng problema yung bagong pinturang ilalagay natin at yung lumang pintura. At hindi lang yan mga kadip, dahil pagkatapos natin bakbakin yung old paint dito sa powder coating natin, ay isa sandblast pa natin uli yan para matanggal yung mga tira-tirang pintura na hindi natin natanggal sa stripper. At pagkatapos ng sandblast, eto na yung finish niya. Napakalinis, di ba? Sabay rekta sa pag-a-apply agad ng kulay or pinaka-top color na agad. Wala nang primer-primer. Ganon kagaan ang powder coating. Hindi kagaya sa wet paint, obligado kang mag-ground coat para palabasin yung tamang kulay na gusto mong palabasin. Neon colors kasi yung top color natin dito sa wet paint. So, kailangan natin ng light color, which is yung white. Hindi kagaya sa powder coating kung ano yung kulay na in-apply mo. Lulutuin mo lang agad at pagkatapos, yun na. Lalabas na kagad yung kulay na gusto mo. Hindi kagaya sa wet paint. Pagkatapos pa natin i-top color, eto na. Dito pa lang natin makikita yung kulay na gusto nating palabasin. At hindi lang yan, kailangan pa natin yan i-top coat, syempre. Para may protection yung pinturang in-apply natin. Hindi lang yan, para mas makintab din yung final output natin. So kung mapapansin nyo, medyo mas mahirap yung wet paint. Dahil from primer, kailangan mo muna mag-ground coat, kailangan mo muna mag-apply ng top color, tapos dun pa lang natin i-apply yung pinaka-top coat natin. Pero hindi lang yan, kailangan muna natin patuyuin bawat layer ng pintura natin sa wet paint. Pero ganun talaga, kailangan natin pagdaanan at kailangan pagdaanan pag pintur ka. Pero hindi tayo sumuko, nag-ipon tayo na nag-ipon, nag-ipon din tayo ng knowledge bago natin simulan tong powder coating na to. Dahil hindi biro yung puhunan at hindi rin biro yung proseso. Dahil kung wala kang tiyaga sa pag-i-strip pa lang, ay hindi mo talaga makukuha yung gusto mong palabasin sa mga project mo. At naghanap rin tayo ng trusted talaga na makakatulong sa atin. Meron kasing mga nagbibenta ng equipment pero low knowledge kung tawagin. Kaya nila mag-fabricate ng mga oven, sandblasting cabinet, pero hindi nila alam yung mga technicals na mga problema. Lalong-lalo na kapag nagkaroon ng problema yung mga equipment na binenta nila. Kaya hindi talaga ganun kadali. Kaya kung ikaw gusto mo mag-start ng ganitong business, ay siguraduhin mong trusted yung pagkakatiwalaan mo at marunong talaga sa ganitong negosyo. Kaya dito namin nabuo ng business partner ko na i-add sa packages ng PWH yung pagpa-powder coating. Dahil sa ating hydro dipping, meron na tayong packages. So sa ngayon, meron na rin po kayong pagpipilian, which is pati powder coating and sandblasting, meron na din po tayo. Kaya tawag lang po kayo sa number na nasa page. So paano? Final output na tayo. Let's go! Tabos! Tablets! Ito na! Ito na! Ganda. Solid. Yan lang yun. Natapos ngayon. Ay. Ito. Ito. Yan lang muna. Partial lang pala. Partial lang. So si bossing, Boss Jay, no? Jay, sana masasayang mo sa trabaho natin. Ito. Solid na solid. Hindi sayang muna yung ano, pera. ang gastos mo sa mags. Solid na solid. So, kung ako sa inyo, ay forward na kayo magpadali. Yeah, ng, salamat ano, bossing sa tayo. Ha? Salamat. Okay, so. Ay, solid, oh. Araw powder to. So, salamat, boss. Salamat. Salamat.